Muling isasagawa bukas ang pamamahagi ng education assistance ng Social Welfare Department. Pero may mga pagbabago na ipinatupad dito para maiwasan ang dagsa ng mga estudyante at magulang gaya ng nagdaang linggo. May ulat si Rod Lagusa. All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ikalawang Sabado ng pamamahagi ng educational assistance sa mga kwalipikadong mag-aaral. Nakaanda ng higit sa 200 payout center sa buong bansa. Tatlo rito ay sa Metro Manila para sa northern, central at southern part ng National Capital Region. Kabilang rito ang National Vocational Rehabilitation Center sa Quezon City na matatagpuan sa JP Burgos Street Project 4, DSWD NCR Field Office sa Gastambide, Maynila at Social Welfare and Development for Asia and Pacific sa Taguig City. Sa labas naman ng Metro Manila, mayroong payout center ang bawat lalawigan. In-insure po natin ngayon, this time around, na ilalapit po natin yung payout centers po natin dun po sa ating mga kababayan. Ito po ay combination na po ng DSWD facilities and at the same time, mga lugar po na tinulungan tayo ng DILG, ng LGU na ma-identify po natin. May ugnayan na rin ang DSWD sa Philippine National Police para sa pagpapanatili ng kaayusan. Maigpit na paalala ng kagawaran na huwag nang pumunta kung wala namang natanggap na text confirmation. Ang matatanggap na text confirmation ang siyang unang hahanapin sa mga pupunta sa payout center. Nakasaad kasi sa text confirmation ang oras at saang payout center pupunta. Pagdating sa payout center, dadaan sa initial screening ang mga benepisyaryo, saka sa ilalim sa assessment ng DSWD social worker. Dito tutukuyin kung kwalipikado ba para sa educational assistance. Our social workers assigned po in assessing our clients are trained to assess yung pong socio-economic conditions, vulnerabilities, yung pong coping capacity, yun din pong social functioning ng ating mga clients. Sa budget na 1.5 billion pesos, target ng DSWD ang hanggang 400,000 na mag-aaral na mabigyan ng ayuda. Tatagal ang payout hanggang sa huling Sabado ng susunod na buwan o sa September 24. Binigyan din ng DSWD na hanggang 3 estudyante sa isang pamilya lang ang maximum na maaaring mabigyan ng educational assistance. Isa ang fourth-year college na si Roslyn at sa mga una nang nag-apply sa educational assistance at nakatanggap ng text confirmation. Kasama siya sa last batch na aasikasuin sa main office ng DSWD. Before pa po mag-Saturday, na-text na po kami na pumunta dito kasi hindi po kami tumuli nung Sabado kasi po ang dami pong tao. Tapos ngayon na lang po kami pumunta nung nalaman po namin onti na lang. Ayon sa DSWD, nasa 70,000 na mga estudyante na ang unang nabigyan ng ayuda na nagkakahalaga ng 160 million pesos. Para naman sa mga wala talagang gamit tulad ng cellphone para makapag-register, ay pinaplansya na ng DSWD ang isasagawang registration para sa kanila. Samantala, sinagot ng DSWD na taken out of context ang naging payag ni Secretary Erwin Tulfo patungkol sa mga guro kaugnay ng distribusyon ng educational assistance. Ang nais lang naman pong sabihin ng ating mabuting kalihim, Secretary Erwin Tulfo, na ayaw na niya, nakaladka rin po sa karagdagang trabaho at karagdagang workload yung ating po mga guro. Kaya po niya nasabi na gusto niya nang ilayo sana sila, huwag nang isama dito sa payout po para sa ating mga estudyante. Rod Lagusad, para sa Bayan.